Nitong nakaraang taon, napakatindi ang pagsubok na hinarap ang ating bansang Pilipinas. Unang-una dyan sa lahat ay ang mga bagyo na bumaha sa iba't ibang parte ng ating bansang Pilipinas. Isali pa natin dyan ang paglindol sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa. At magpahanggang ngayon ay kinakaharap pa rin natin ang pinakamalakas na pagsubok sa ating bansang Pilipinas. At ito ay ang pandemya. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin, kabayan, at i-share mo sa iyong mga kakilala. Kaya naman, sa umagang ito, pag-uusapan natin ang tatlong negosyo na napaka-importante at papatok sa ating bansang Pilipinas. At ito ay part 2 na ng aking vlog. At ano-ano itong mga negosyong ito? Una sa lahat, dapat nating malaman, kabayan, na ang ating bansang Pilipinas ay niluluto na ang pagkakaroon ng coronavirus vaccine. At ano ang impact at significance nito? Isa lamang po ang ibig sabihin nito. Ang pagkakaroon ng baksin ay pagkakaroon ng pag-asa. At kapag nagkabaksin na ang mga kapwa nating Pilipino, luluwag na ang restriction sa ating mga quarantine. At isa lamang ang essence nito. Ang essence nito, kapag lumuwag, ay muring magbubukas ang merkado. Muling magkakaroon ng pag-asa ang ating mga kapwa Pilipino. Magkakaroon sila ng mga trabaho. At kapag mayroon silang trabaho, lalakas ang industriya ng ekonomiya. Ang ekonomiya ay muling tatakbo at sisigla at makakakup up ang ating mga kapwa Pilipino. Kaugnay nito, ang mga maliliit na negosyo na nagsara, muling magbubukas at yan ang magbibigay pag-asa para maahon ang ating mga kapwa Pilipino sa kagutuman na ating dinadanas magpahanggang ngayon. Unang-unang negosyo na sinasabi ko, mga kabayan, syempre, culture pa rin ng Pilipino ang mag-ingat. Kaya naman, ang unang-unang pinakapatok sa negosyong ito, pagkatapos ng baksin, o di kaya bago pa mag-umpisa ang baksin at nag-umpisa na ang negosyong ito, mga kabayan. Ito ay ang safety precaution at prevention pa rin ng coronavirus. Ito ay ang pagbebenta ng face shield, pagbebenta ng face mask, at ito, yung pagbebenta ng mga alcohol hand washing. Yan, kabayan, ang pinakapatok pa rin na papasok itong 2021, lalong-lalo na alam na natin na mayroon na tayong niluluto na baksin sa coronavirus. At pangalawa, unang-una, hindi nawawala ang passion. Pangalawa, kabayan, ay ang passion. Ang passion na ito, dahil unang-una pa lamang silang mag-a-apply muli ng trabaho at kaunti pa lamang ang kanilang pera, syempre, ukay-ukay, kabayan. Ukay-ukay ay ang napaka-importante na negosyo. Itong first quarter o di kaya ngayon na pwede nang umpisahan dahil sigurado na 40 million na Pilipino na mabaksin within 2 years. That means within the first quarter ay magkakaroon na tayo ng 5 million na mabaksin o more than pa. Kaya napaka-importante, mga kabayan, na magnegosyo tayo. Ito sigurado ako na papatok ang ukay-ukay na negosyo. Dahil ang fashion, kailangan bumili ng magagamit ang mga kapwa nating Pilipino papuntang mag-apply at papunta sa kanilang mga trabaho. At ang pangatlo ay hindi pa rin nawawala ito dahil napaka-importante ito sa lahat. Dahil hindi naman sila pupunta sa trabaho kung walang makain. Siyempre, pagkain pa rin ang pangatlong negosyo na papatok, mga kabayan. Sa aking palagay, ang pinakapatok na pagbebenta ng pagkain ay unang-una sa lahat ay ang maliliit na karinderya. Dahil kakaunti pa lamang ang pera ng mga tao, kakain dyan sa mga turo-turo na mga pagkain. At yung mga food cart, yung mga food truck na nagdadala ng mga pagkain sa iba't ibang lugar upang makapagbenta ng kanilang paninda, patok na patok yan, kabayan. Kaya ngayon pa lamang, mga kabayan,
ay pwede na ninyong umpisahan ang mga negosyong yan. Tatlong negosyo na napaka-importante. Ngayon, pagpasok pa lamang ng taong 2021 at itong first quarter at sunod-sunod yan hanggang makarecover na tayo after 2 years. Dahil nangangailangan tayo mga kabayan ng 2 years para maiangat muli ang ating ekonomiya. Nang sa ganun, sumigla ang ating buhay. 2 years recovery program of the government shall give hope to the Filipino people. And that's it for today. At sana ang aking vlog na ito mga kabayan ay nakatulong sa inyo. Hangad ko na tayong lahat ay gumanda ang ating buhay. Maibsan ang kagutuman at maibigay ang nararapat sa ating mga pamilya. Kaya't kung hindi ka pa nagsusubscribe kabayan, abay mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, Bernard Tigabaon YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.